Magandang araw. Ako nga pala si Jade from Caloocan. Nung 15 anyos pa ako, dumalaw kami ng mama ko sa bahay ng family side ng papa ko sa Cavite. Patay na kasi yung papa ko noon at mula nung mamatay siya, hindi pa kami ulit nakadalaw doon. Kaya naisipan namin ni mama na dalawin sila. Very close ako noon kay papa, kaya matagal bago ako makamove on sa pagkamatay niya. After niyang mamatay, naging tahimik na ako at palaging mag-isa. Palagi na rin akong tulog o di kaya nag-drawing lang at maikinig ng music. Talagang iba ang epekto ng pagkawala ng tatay ko. Parang nawalan ako ng gana sa mga bagay na dating gustong gusto ko namang gawin. Pagdating namin noon sa Cavite, akala ko traffic lang ang poproblemahin ko. May iba pa pala. Sa medyo liblib na part pala ng bahay ng mga kamag-anak ni Papa, parang malapit na sa bundok yung pinuntahan namin. Pagdating namin, todo kamustahan sila tapos nag-usap-usap. Ako naman, tahimik lang at nakikikain ng merienda. Pagkatapos namin magmerienda, nagpaalam muna ako na doon muna ako sa bakuran. Ayos lang naman sa mama ko kasi alam naman niyang mahilig akong mag-isa kesa sumali sa usapan ng mga matatanda. Pagdating ko sa bakuran, parang nag-iba yung pairamdam ko. Chinek ko pa nga yung sarili ko noon na baka nilalagnat ako o may sakit. Pero hindi naman. Parang may kakaibang pairamdam na hindi ko maipaliwanag. Malamig tapos mabigat. Ang ginawa ko, pumasok na lang ulit ako ng bahay. Pagpasok, sakto may mainit na tsokolate. Nakainom lang ako noon, tapos inantok na ako. Nakakapagod din kasi ang biyahe. Pinaakit nila ako sa taas at pwede raw akong umitlip doon. Buti na lang din kasi sobrang antok ko na. Pag-akyat ko, may mabigat ulit na pairamdam pero hindi ko na pinansin kasi naatulog na ako noon. Naalimpungatan ako. Parang may mga ingay sa baba. Tapos ginigising ako ni mama at may sinasabi siya. Tinakpan ko lang yung ulo ko ng unan kasi antok na antok pa ako. Mahirap din talaga akong gisingin noon kahit idlip lang kasi laging malalim ang tulog ko. Alam ko nananaginip pa ako noon na parang may kumakausap sa akin na bata. Pero hindi ko matandaan masyado. Pati yung pinag-uusapan namin kasi malabo. Nagising ulit ako kasi may nararamdaman akong parang may malamig na nakayakap sa akin. Paggising ko, wala namang ibang tao. Tahimik ang buong kwarto. Narinig ko na may naglalakad sa labas ng kwarto kaya tumayo agad ako. Inayos ko saglit yung higaan at lumabas na para hanapin si mama. Napansin ko kasi na madilim na sa labas kaya baka napasobra ang tulog ko. Pagbaba ko sa sala, walang ibang tao. Nagtaka ako nung chinek ko yung phone ko. Nakita kong may text si mama. Ang sabi niya, umalis daw silang lahat, emergency lang. Ginigising daw niya ako kanina pero ayaw kong magpaistorbo kaya iniwan na lang daw ako sa bahay. Okay lang naman na maiwanan ako sa bahay. Kaso, nagtaka ulit ako. Kung umalis silang lahat, sino yung narinig kong naglalakad sa labas ng pinto kanina? Wala naman silang alagang hayop. Tapos, dinig ko talaga yung yabag ng mga paa. Habang nakatingin ako sa phone ko, nagulat na lang ako dahil biglang bumukas yung gripo sa kusina. Tumakbo agad ako para isara yun. Nagtaka naman ako kasi paanong kusang bubukas yung gripo, pinipihit yun. Imposible namang kusang pumihit. Napatulala ako saglit. Tapos nadidinig ko na parang gumagalaw yung mga doorknob. Doon na ako nagsimulang matakot. Narealize ko na parang iba na yung mga nararamdaman ko. Baka may nagmumulto. Maya-maya, aalis na sana ako sa kusina nang magsitayuan ang mga balahibo ko sa leeg. Para kasing may bubulong sa akin ng katagang bakuran. Mahina pero malinaw. Bumalik ako ng sala. Pagdating ko doon, nag-iisip na ako ng pwedeng gawin. Natataranta na kasi ako noon at syempre nakakatakot. E ano bang malay ko? Alangan namang umiyak lang ako. Di na ako noon nagdadasal simula nung mamatay si Papa.
kaya nilakasan ko na lang yung loob ko. Inisip ko na lumabas ng bahay at dun sila hintayin makabalik. Paglabas ko, may naaninag ako sa may bakuran. Nung nilapitan ko, nakita kong may bata na parang duguan. Sobrang kinilabutan ako noon, kaya iniwan ko yung bahay at naglakad-lakad ako sa labas kahit na maraming mga aso. Napabili muna ako ng soft drinks. At kahit 15 anyos pa lang ako noon, talagang napayosi ako. Narinig ko kasi sa mga kaklase ko na kumakalma ka daw kapag nagyoyosi. Ang tagal ko ring nakatulala noon sa may tindahan. Hanggang sa tinawagan na ako ni Mama. Hinahanap ako at kung bakit ko raw iniwan yung bahay. Ibig sabihin noon, nakauwi na siya. Kaya dali-dali akong bumalik. At pagbalik ko nga, pinagalitan niya ako. Sinabi ko na lang na bumili ako ng pagkain kasi nagutom ako. Pansin ko si Mama lang at saka yung isa kong tita ang bumalik. Wala yung iba. Tapos mukha pa silang problemado. Tinanong ko si Mama kung anong meron at saka saan sila galing. Kanina raw kasi dinampot ng mga pulis yung isa kong tito dito sa bahay. Kaya pala maingay sa baba kanina. Ang sabi pa ni Mama, pinagbibintangan daw yung tito ko na pumatay daw ng bata. Anak daw yun ng kabit ng asawa niya. Nagulantang naman ako sa nalaman ko. Bukod kasi sa hindi ko akalain na magagawa yun ng tito ko na talagang bata pa yung pinatay. Mas lalo pa akong napaisip dahil sa mga naramdaman ko sa bahay na yun. Ang sabi pa ni Mama, hindi pa naman daw nahanap yung bangkay kaya wala pa ring matibay na ebidensya. Nung sinabi ni Mama yun, napatingin na lang ako sa may bakuran. Hindi ko nasabi kay Mama yung batang nagparamdam sa akin. Matapos nun, di na rin na kami ulit nakadalaw o nakakonekta pa doon sa pamilya ng papa ko. Mahigit isang dekada na rin nung mangyari yun. Sa ngayon, wala na akong balita kung nahanap ba yung bangkay nung bata. Kung yun din ba yung parehong bata na nakita ko na nagmumulto doon sa bahay sa Cavite na pinatay umano ng tito ko. Hindi ko na alam. Di ko rin sigurado kung malibang hindi ako nagkwento tungkol sa naranasan kong pagpaparamdam. Kayo na lang din po ang humusga. Salamat po sir sa pagkakataong maikwento ko ang experience ko. Madalas kaming mag-late night walk ng ex-boyfriend ko nung kami pa, mga 5 years ago. Halos palagi kaming nasa labas ng gabi para mag-food trip o kung ano pa. Minsan pa nga, inaabot na kami ng alas 5 tapos sabay na rin kami nag-aalmusal. Yun ang madalas naming gawin noon dahil nga sa body clock namin. Pareho kasi kaming nasa graveyard shift ang work. Kaya nung naghiwalay kami, sobrang na heartbroken ako. Kasi nga, nasanay ako na kasama ko siya. Sanay ako na araw-araw o gabi-gabi nagkikita kami. Parte nung pag-move on ko nun ay yung gawin yung mga bagay na madalas naming ginagawa. Pero ako na lang ang mag-isa. Alam ko na medyo weird o baka mas lalo akong hindi makamove on nun. Kailangan ko rin kasing sanayin yung sarili ko na mag-isa lang. Ang una kong ginawa ay mag-late night walk. Medyo takot pa nga ako noon kasi syempre baka ma-hold up ako o ano since mag-isa lang. Kaya pinili ko yung lugar na paglalakaran ko. Doon sa mga safe. Unang beses ko yun na ginawa at halos mangiyak-ngiyak pa nga ako sa daan kasi nga naaalala ko rin siya at hindi ako sanay na hindi siya kasabay habang naglalakad. Sanay ako na may kakwentuhan o kaya may ka-holding hands. Pero kahit madrama, tinuloy-tuloy ko na lang. Bumili ako mag-isa noon ng balot na madalas naming kainin. Matapos yun, naglakad-lakad pa ako. Napunta na ako doon sa medyo liblib na lugar. Pero mukhang safe naman kasi may mga condo buildings pa naman sa paligid. Kaya for sure, nagkalat din yung mga CCTV. May mga guards din sa main entrance. Habang naglalakad nga mag-isa, biglang may lalaking naglalakad sa likod ko. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko, kung matatakot ba, since babae nga ako. Tapos,
may kaliitan pa. Baka hindi ko kayanin. Hayaan ko na lang sana yung nararamdaman ko. Nang may malamig na kung anong nakatutok sa bewang ko, alam ko na agad na hold up yun. That time, ang dala ko ay yung brand new iPhone ko na bagong release nila at yung wallet ko na may mga IDs. Ni hindi na nga ako mapagsalita sa takot. Tapos, tuloy-tuloy yung pagtulo ng luha ko. Kinuha niya yung wallet at phone ko. Nagmakaawa pa nga ako sa kanya na huwag kunin yung mga IDs ko. Pero talagang kinuha niya ang lahat sa akin. Tapos, may motor na dumaan. Bigla siyang sumakay doon at humarurot palayo. Napaupo na lang ako sa may kalsada dahil sa nangyari sa akin. Medyo malayo na rin kung saan a station yung mga guards sa entrances at hindi rin naman ako sigurado kung tutulungan nila ako. Iyak ako ng iyak noon at di ko alam ang gagawin. Di ko nga alam kung paano ako hihingi ng tulong at uuwi. Magkakalahating oras rin akong nakatanga noon sa may kalsada bago may nakakita sa akin at nagtanong kung anong nangyari. Ni hindi ako mapagsalita ng maayos noon, kaiiyak. Nung naikwento ko na nanakawan ako, sinamahan niya ako sa police station. Ang sabi nila, may CCTV naman daw doon sa area, kaya pwede daw na ipasilip para ma-identify yung mga magnanakaw. Ako noon, naiiyak lang at saka tulala. Di rin matawagan yung mga kamag-anak o mga kaibigan ko dahil hindi ko rin kabisado yung mga numbers nila. Buti na lang din, yung lalaking nakakita at nagmagandang loob sa akin, inihatid ako pa uwi. Nagbigay naman siya ng identity niya sa pulis para daw sa security na maihahatid niya ako sa bahay. Nung medyo natauhan, nagpasalamat pa nga ako ng sobra dahil ang laki ng naitulong ng lalaki sa akin. Nung naihatid na niya ako sa bahay, para akong batang nagsusumbong sa ate ko sa kung anong nangyari sa akin. Todo sermon din naman siya. Kasi mali ko rin naman talaga yung magpagala-gala ng mag-isa sa gabi, lalo sa lugar na hindi ko naman talaga kabisado pa. Yung ibang ang may kasama na na-hold up pa rin, e paano pa ako na mag-isang naglalakad lang, lalo sa gabi. Kaya po sana sa mga tagapainig na if ever mapasama itong kwento ko sa inyong YouTube channel, sana iwasan nila na maglakad mag-isa sa gabi. Huwag nila akong tularan. Lagi din dapat handa sa mga posibleng pwedeng mangyari. Kasi aminin na natin na nakakatakot talaga yung mga multo, aswang at ano pang bagay na hindi natin madalas makita. Pero mas nakakatakot pa rin talaga yung mga buhay na pwede kang gawan ng masama at kahayupan. Magdasal din palagi para ligtas ka na sa multo, iligtas ka pa sa mga taong daig pa ang demonyo. Sorry na po sa hugot at sa dami ng mga sinasabi. Pero kahit medyo matagal na itong nangyari sa akin, nakakatroma pa rin. Salamat po sir kung mabasa ninyo ang kwento ko. Mag-iingat ang lahat. Hello sir at sa lahat. Ako si Gigi. Isishare ko lang po itong creepy encounter ko sa roommate ko nung umuupa pa ako ng apartment noong college noong 2016. Naging close na po kami ng roommate ko na tawagin na lang nating BB. Nakapagkwentuhan na po kami ng tungkol sa mga buhay namin, sa pamilya, school, pangarap sa buhay, mga ganap at mga jowa. So yun, mostly girl talk ika nga. Friends din kami sa Facebook, Instagram, Twitter. Alam na rin namin ang contact number ng isa't isa. Sa halos isang taon na magkasama kami sa nirerentahan naming room, panatag ang loob ko at ramdam ko naman na may tiwala kami sa isa't isa. Kadalasan, after school or gala namin, pag-uwi ay nagkakaroon pa kami ng night or late night talks bago matulog. Isang gabi nun, pagod na pagod akong umuwi nun galing sa isang project na ginawa namin sa school. Pagpasok ko ng room, patay ang ilaw, so wala pa si BB. Pagbukas ko ng ilaw ay nagulat ako dahil nakita ko siya. Nakahiga sa kama niya pero gising. Dilat na dilat yung mga mata.
nang bigla niyang sinabi sa akin na patayin ko raw agad yung ilaw. So mabilis nga ako nagbihis at nag-ayos ang sarili at saka pinatay na yung ilaw. Matapos yun ay humiga na rin ako sa higaan ko. Double deck po yun. Siya nakahiga sa taas, samantalang ako sa ilalim. Kahit pagod at medyo dinadalaw na ng antok, ay nagkwentuhan pa rin kami, pampatulog kumbaga. Nagkwentuhan kami tungkol sa mga jowa namin at yung mga ginagawa namin kapag nagde-date. Tapos nauwi rin sa school works, yung oras, pera at pagod na ginugugol namin para lang mairaos ang aming college life. Nung inaantok na talaga ako at pipikit na, biglang nag-ring yung cellphone ko. Tiningnan ko kung sino yun. Si Bibi yung tumatawag. Mahina kong tinadyakan yung taas na higaan kung saan siya nakahiga at tinanong kung anong sasabihin niya at tumatawag pa siya sa akin. Hindi siya sumasagot. Kaya naman, pinindot ko yung accept button sa cellphone at kinausap siya. Hello? Oh, Bibi. Ba't di mo na lang sabihin? Tumatawag ka pa sa cellphone ko. Ingay ng ringtone. Naantok na ako eh. Patulog na. Ano? Uy, Gigi, friend, nakalimutan ko kasing dalhin yung susi ko sa kwarto natin. Eto nga, kakatapos na ng project ng groupmates ko. Eto, pauwi pa lang ako. Nakakapagod? O basta Gigi, kung matutulog ka na, huwag mo na lang ilak yung pintuan ha. Pauwi na saglit. Thank you. Nagtaasan yung mga balahibo ko pagkababa na pagkababa ng tawag. Halatang nasa labas si Bibi dahil tunog nasa kalsada siya. Hindi ko alam kung naidlip ba ako that time habang nagkukwentuhan kami, pero hindi ko matandaang lumabas siya ng kwarto o ano. Tinawag ko ulit ang ngalan niya, pero hindi siya sumasagot. Tumayo ako mula sa kinahihigaan ko at chinek yung taas ng double deck habang iniilawan ng flashlight ng cellphone ko. Walang kahit sinong nakahiga. Wala si Bibi. Kung ganun, ibig pang sabihin ay doppelganger niya yung nakakwentuhan ko. Nung naikwento upo sa kanya itong paikipagkwentuhan ko sa gumagaya sa kanya, ay ipinagwalang bahala na lang niya iyon dahil baka nakatulog at nanaginip lang ako nun. At hindi rin kasi siya naniniwala sa ganitong mga kababalaghan. Nasa inyo na po kung maniniwala kayo sa kwento ko. Pero hanggang ngayon, kapag naiisip ko yung gumaya kay Bibi, ay kinikilabutan pa rin ako. Nga po pala, after college ay nagkanya-kanya na po kami. So halos hindi ko na po nakakausap si Bibi. Nung chinek ko yung profile niya sa Facebook, Instagram, Twitter, ay wala na yung accounts niya na tila dinilit niya. Hindi na rin po siya sumasagot kapag tumatawag ako doon sa contact number niya noon. Huling usap ko po sa kanya ay noong 2019. Wala po kaming mutual friends. In short, wala na po akong update sa kanya dahil para siyang naglaho na parang bula. Hindi ko alam kung kamusta na siya o buhay pa ba siya, pero sana safe at maayos ang buhay niya ngayon. Hello po sir, tawagin niyo na lang akong Arian, 25, mula sa Bataan. Gusto ko na pong i-share itong nakakatakot na karanasan ko nung isang gabing pauwi na kami ng aking fiancé galing sa bahay nila. Pagkatapos namin i-celebrate ang birthday ng mama ng aking fiancé, ay agad din kaming umuwi. Malapit na kasi mag 11 PM noon. Nasa isang oras din ang biyahe namin. Nasa kalahating oras pa lang kami sa biyahe nang biglang tumirik ang kotse. Malas lang namin noon dahil gabi na at hindi namin nadala ang tools para ayusin ang sasakyan. Pero dahil sa may nakita kaming bahay noon at mga tindahan na may kalayuan nga lang,
ay nagpresenta ang fiancé ko na siya na lang ang hihingi ng tulong. Nagpaiwan na lang ako para may magbantay ng sasakyan. Andun din kasi ang mga gamit namin. Nilak ko na lang ang mga pinto. Ilang minuto na ay hindi pa rin siya nakakabalik, kaya sinubukan ko siyang tawagan. Pero naiwan pala niya ang cellphone sa kotse. Inisip ko noon na baka hindi pa siya nakahingi ng tulong, kaya naghintay pa ako. Mahigit 30 minutes na ay hindi pa rin siya nakakarating. Nag-umpisa na ako nung mag-alala. Hindi ko lang alam ang gagawin dahil naiwan din niya ang cellphone niya. Naisip ko na lang noon na tawagan ng kuya niya na kayang mag-ayos ng kotse. Sumagot naman ito na pupunta na pero matatagalan daw. Tiningnan ko ang buong paligid. Walang mga tao. May kadiliman din ang area kahit may iilang streetlights naman. Magkakalayo din ang mga bahay at mga tindahan na may kalayuan mula sa sasakyan namin. Habang naghihintay ako sa loob ng kotse at abala sa pagsiselfon, ay nakarinig ako ng ingay na parabang galing sa boses ng isang babae. Nagpatindig yon ng mga balahibo ko. Tumingin-tingin ako sa paligid habang nasa loob pa rin ang kotse. Pero wala naman akong makitang ibang tao. Kahit na mga sasakyang dumadaan ay wala rin. Ewan ko rin kung bakit. Yung parang naiwan ako mag-isa doon. Ipinagsawalang bahala ko na lang. Naisip ko na baka may natitrip o ano. Habang tumatagal ako ron ay unti-unti rin ako nakaramdam noon ng kaba. Yung parabang may masamang mangyayari na hindi mo alam kung kailan. Maghihintay pa sana ako noon hanggang sa maabalik ang fiancé ko. Pero hindi na ako noon mapakali dahil sa takot at kilabot. Ayoko naman ding walang gawin sa loob ng kotse. Kaya naisip kong lumabas na lang muna at sundan ang fiancé ko kung nasaan man siya. Kinuha ko na rin ng susi at nilak ang mga pinto ng kotse. Hindi ko na dinala ang mga gamit dahil hindi naman basta-basta mabubuksan at mababasag ang pinto at bintana. Habang naglalakad ako ay kausap ko ang kapatid ng fiancé ko. Nakaalis na raw ito. Sinabi ko naman na siya na lang ang bahala pag nauna siyang dumating dahil nga sinundan at hinahanap ko pa ang kapatid niya. Sa kalagitnaan ng paglalakad ko ay naramdaman kong parang may naatingin sa akin at parang may sumusunod mula sa likod ko. Binaba ko na ang tawag at lumingon sa likod. Pero wala akong nakitang ibang tao. Kinilabutan ako. Lalo lang ako natakot dahil sa pairamdam na parang may naatingin sa'yo. Pero wala naman. Dahil ang ibig sabihin nun, meron talagang naatingin. Nilakasan ko na lang ang loob ko dahil kampante akong walang mangyayaring masama. At sa isipin na baka kung ano-ano lang ang iniisip ko kaya ganon. Madalas naman yung mangyari sa isang tao, lalo kapag nakaramdam ng takot. Patuloy pa rin ako sa paglalakad. Umaasa na makasalubong ko ang fiancé ko. Pero ni isang tao, wala akong makita nun. Tinatawag ko na rin yung pangalan niya habang naglalakad na baka sakaling marinig niya at makita ako. Napalingon ulit ako sa likod ko nun nang maramdaman ko na parang may naglalakad sa likod. Pero wala ulit. Sa pagkakataong yun ay tinext ko na yung kuya ng fiancé ko na puntahan ako dahil iba na ang pairamdam ko. Nagpatuloy lang ulit ako sa paglalakad nun at ganun na naman ang nangyari. Hanggang sa dalawang beses pang naulit, pinagpapawis na rin ako noon ng malamig. Nung lumingon ako kung saan ako patungo ay nanlaki ang mga mata ko nang makita ang isang babae na duguan ang muka. Naglalakad ito papalapit sa akin. Dahil sa lakas ng kaba ko ay di na ako nagsayang pa ng oras at agad na tumakbo pabalik kung saan ako nang galing. Napansin kong sumusunod yung duguan na babae. Mas binilisan ko pa ang takbo ko dahil baka maabutan niya ako. Hingal na rin ako noon. Laking luwag ng pairamdam ko nang maasalubong ko ang fiancé ko na nakahingi na rin ng tulong noon at nag-aalala na tinanong ako kung anong nangyari. Nilingon ko pa kung saan ko nakita yung dugo ang babae. Pero wala na ito. Dahil sa gulat at takot ay hindi ko magawa magsalita noon.
dumating na rin noon yung kapatid niya na tutulong din sana sa pag-aayos ng kotse. Hindi ako nakapagkwento noon hanggang makauwi kami ng bahay. Hindi rin ako nakatulog ng maayos noon dahil kahit sa panaginip ay nagpakita sa akin yung dugo ang babae. Nagawa ko na rin yung ikwento sa fiancé at sa kuya nito na ikinagulat ko ang sinabi. Ayon sa kanya ay may kwento-kwento na may babaeng nagpapakita mismo doon sa kalsada na yon na duguan ang muka na siyang mismong nakita ko. Hindi ko alam kung dahil sa pagod at stress kaya nakakakita ako ng kung ano-ano o dahil sa totoo nga talaga ang kwento. Kagaya sa mga napainggan ko ng mga kwento ay kapag dumadaan kami doon ay nagpapaalam muna kami. Nagsasabi na huwag magpakita at nagdarasal. Dahil marami na rin daw ang naaksidente sa alsadang yon na ang hinala nila ay dahil sa nagpapakitang babaeng duguan ang muka. Ito lang po muna ang story ko sa ngayon, sir. Aabangan at excited na rin akong mapainggan ang kwento ko sa channel nyo. Nangyari ang kwento ko taong 1986 sa isang bayan sa Camarines Sur. Isang buwang gulang pa lang ang pangalawang anak ko noon habang yung panganay ko naman ay 4 na taong gulang. Naatira kami sa gitna ng bukid at malayo ang agwat sa mga kapitbahay. Ang pinakamalapit naming kapitbahay noon ay nasa ibayo pa ng tinitirhan namin. Kailangan pang tumawid ng irigasyon para mapuntahan sila. Ang tulay naman na nagsisilbi naming daanan ay 2 payat na kawayan lang at tali ang hawakan. Puno ng tubig ang irigasyon noong panahon na yon dahil yun din ang patubig sa bukid para sa taniman ng palay. Tuwing natatapos ang asawa ko sa pagtatanim sa sarili naming sakahan ay nakikitanim din siya sa kalapit na bayan para may extra income kami. Kaya naman nang naitanim siya ng palay ay naiwan niya kaming mag-iina sa bahay. Maliit na kubo lang ang bahay namin noon. Ang bahaging kusina ay lupa lang ang sahig. May 3 baitang na hagdan papunta sa tulugan naming mag-anak. Gawa sa pawid ang bubong habang ang haligi naman ay gawa sa lawanip. Sa silong namin ay yung mga alaga naming manok at doon din namin iniimbak ang mga kahoy na panggatong. Unang gabi na wala ang asawa ko ay payapa pa naman ang pagtulog namin. Nung 2nd gabi na ay nagising ako dahil sa mga kaluskos na narinig ko sa silong ng aming kubo. Nagpuputakan pa ang mga manok. Maririnig din ang mga pagaspas ng pakpak nila na para bang may gumugulo sa anilang pamamahinga. Inabot ko yung flashlight na malapit sa hinihigaan ko bago hinawi ang kulambo pati na ang nilatag kong banig. Inilawan ko yung silong at sinilip kung bakit nagkaagulo ang mga manok. Hindi ko gaanong makita dahil maliliit lang naman ang siwang ng kawayan. Pero narinig ko ang paghuni ng baboy, pati ang pagtakbo nito dahil nasagi pa niya ang mga naasalansang panggatong. Mabilis akong tumayo at pumunta sa bintana. Inilawan ko ang labas ng bahay para tiyakin kung baboy ba talaga yung narinig ko. Kaso, wala naman akong nakita. Nang 3rd gabi na, ay nagising ulit ako sa mga kaluskos sa haligi namin. Para bang may matalas na bagay na kumukuskus doon, kaya nakaramdam ako ng takot. Kinuha ko ang itak na nakasuksok sa haligi ng kubo bago ko sinindihan ng lampara. May kutob na ako noon na aswang ang gumagambala sa amin. Napagtataka lang na kung kailan wala ang asawa ko ay tsaka naman kami atakihin ito. Siguro talagang hinihintay lang ng aswang na yon na kaming mag-iina lang ang nasa bahay para mas madali niyang mabiktima ang aming sanggol. Lumipat ang kaluskos sa bubong namin at halos gibain na nga niya ito. Sobrang takot na ako noong mga panahon na yon pero pinilit ko na lang maging matapang para isipin ang aswang na kaya ko siyang labanan. Sinigawan ko yung aswang at sinabing kahit babae ako ay kaya ko siyang labanan. Pinatunog ko pa yung itak na hawak ko. Alam kong hindi kami safe sa kubo dahil madali lang na makakapasok ang aswang kung gugustuhin ito.
Kaya naman nag-isip ako ng paraan kung paano ko ililigtas ang dalawa kong anak. Ginising ko ang panganay ko bago kumuha ng gampin. Pinasakay ko siya sa likod ko, yung bang parang naka-piggyback ride. Tapos tinalian ko ng lampin para kahit makabitaw siya ay hindi siya mahuhulog. Ipinuwesto ko naman yung sanggol sa dibdib ko at ginamitan rin ng lampin. Yung tipong para lang siyang nakaduyan. Tapos tinali ko to sa balikan at bewang ko para magkaroon ng suporta. Nang maasigurong maayos na ang mga anak ko, ay marahan akong pumunta sa kusina at kinuha ang garapo ng asin. Yung itak naman ay nakasukbit sa bewang ko. Patuloy yung aswang sa pagkalusko sa bubong namin. Pagkatapos ay lilipat siya sa dingding na malapit na sa amin. Ikinukuskus niya doon ng kuko niya, kaya naman kinapas ko yun ang itak, sabi-sabing hindi ako natatakot sa kanya. Mukhang natakot naman yung aswang dahil nawala yung mga kaluskos. Nakiramdam lang muna ako. Pag nagpilit pa ang aswang na pasukin kami, ay lalabas na ako at magpapasak lolo sa kapitbahay. Sunod na pinagdiskitahan ng aswang ay ang likurang bahagi ng kubo. May pinto doon palabas. Kinalampag nito ang pinto doon kaya medyo naalog ang buong bahay. Dahil doon, hindi na ako nakapag-isip pa sa takot. Maingat akong lumabas sa harap na pintuan habang buhat ko pa rin yung dalawa kong anak. Kahit na kinikilabutan ay buong tapang akong tumakbo papunta sa may irigasyon. Mabuti na lang at maliwanag noon ang sinag ng buwan, kaya nakikita ko pa rin ang dinadaanan namin. Yung panganay ko ay nagsisimula ng umiyak dahil sa takot, habang yung bunso ko naman ay panatag na naasandal sa dibdib ko. Pinatahan ko ang anak ko at sinabing huwag gumawa ng anumang ingay. Kumapit siyang mabuti sa balikat ko. Pagkarating namin sa tulay na kawayan, umuuga pa ito habang tumutulay kami. Kaya pa unti-unti lang ang usad namin para hindi kami mahulog sa irigasyon. Nasa gitna na kami ng tulay nang may matanaw akong malaki at itim na ibon. Lumilipad ito papunta sa gawin namin, kaya humawak ako ng mahigpit sa tali na nagsisilbing hawakan ng tulay bago ko hinugot ang itak na naasukbit sa bewang ko. Mabuti na lang at mahigpit ang pagkakatali ko sa lampin na nakaprotekta sa mga anak ko, kaya hindi sila nahuhulog. Iba pala talaga kapag inaka, dahil noong mga sandaling yon ay nawala yung takot ko. Tumatapang pala ang isang ina kapag nasa panganib ang kanyang mga anak. Handa ko sila nung ipaglaban ng patayan, kaya winasiwas ko yung itak nung sa aswang na papalapit sa amin. Tumukot din ako ng asin sa bulsa at saka isinaboy sa direksyon niya. Natakot yata yung aswang sa pinakita kong tapang, kaya lumipad ito palayo. Sinamantala ko naman yon para magmadali na sa pagtawid. Pagdating namin sa kabilang parte ng kabukiran, ay tumakbo na ako sa may pilapil habang nakayapak pa. Malayo pa man ang bahay ay sumisigaw na ako para humingi ng tulong. Agad namang lumabas yung pinakamalapit na kapitbahay namin at sinalubong kaming mag-iina. Doon ko naramdaman ang panginginig ng katawan. Nag-iiyakan kami ng panganay ko habang tinatawag ang pangalan ng kapitbahay namin. Pati ang sanggol na bitbit ko ay nagsimula na rin umiyak na para bang ramdam niya yung takot namin. Gawa sa kahoy at yero ang bubong ng kapitbahay namin. Mas matibay yun kumpara sa aming kubo, kaya minabuti kong doon na kami magpalipas ng gabi. Kinabukasan ay dumating ang asawa ko. Nagtaka pa raw siya kung bakit wala kaming mag-iina, kaya hinanap niya kami sa kapitbahay at doon niya nga kami nadatnan. Kinuwento ko ang nangyari, kaya naman halos manggalaiti sa galit yung asawa ko. Bago kami umuwi ay binigyan kami ng mga palaspas ng kapitbahay na nabasbasan daw nung mahal na araw. Takot daw doon ang mga aswang, kaya pala marami silang ganoon sa bahay. Ilagay daw namin yun sa pinto at mga bintana, kaya yun nga ang ginawa ko. Hindi na bumalik pa yung gumambalang aswang sa amin, dahil simula nun ay hindi na kami iniwan din ng asawa ko. Maraming taon na rin nangyari yun, ilang dekada na, pero naaalala ko pa rin at ikukwento ko nga minsan sa mga anak at apo ko. Hanggang dito na lang ang kwento ko.
tawagin niyo na lang po akong Cindy from Marikina. Nung nasa college po ako, naging kahati ko po sa apartment yung best friend ko na si Carla. Mas gusto kasi namin na magsama na lang sa iisang apartment para hati din sa bayad kesa mag-dorm kami na maraming rules. Magkahiwalay naman kami ng kwarto kaya ayos lang din para merong privacy. Mura lang yung apartment at ayos naman yung itsura. Mas madalas ako sa apartment mag-isa. May boyfriend kasi si Carla noon at mahilig silang lumabas para mag-date. Pero responsable at matalino naman din si Carla. Anyway, isang beses noon natutulog na ako. Sobrang pagod kasi ako galing sa practice ng volleyball. Nang bigla na lang akong nagising kasi may maingay sa kusina. Yung parang ang daming nalalaglag tas may nagdadabog pa. Naalala kong naiwan ko pala ulit yung mga pinagkainan ko sa hugasan. Madalas kasi na si Carla yung nagme-maintain ng kalinisan sa apartment. Ako naman, may short-term memory loss. Madalas makalimot ng mga bagay-bagay, kaya ako yung madalas na magkalat. Nung na-realize ko na baka galit na si Carla dahil nag-iwan na naman ako ng hugasin, lumabas agad ako ng kwarto para maglinis sa kusina. Nakita ko si Carla. Naglakad na mabilis, diretso papunta sa kwarto niya. Kakausapin ko nga sana, pero naisip ko na baka nababad trip. Kaya magsasorry na lang sana ako pagkatapos maglinis. Di ko lang hinugasan yung mga pinagkainan ko, kundi naglinis sa buong kusina para maabawi naman. Mga ilang minuto habang naglilinis ako, nagulat ako kasi biglang bumukas yung pintuan. Pumasok si Carla kasama yung boyfriend niya. Ang sabi pa nga niya sa akin, "Oh, ba't ang sipag mo yata maglinis? Di ka pa nakapagpalit. Pahinga ka muna." Natulala ako sa kanya kasi sigurado ako na di ko siya nakitang lumabas ng kwarto. Mga ilang minuto ko pang prinoses sa utak ko yung nangyari at sinabi ko sa kanya na akala ko galit siya kasi kanina nagdadabog siya sa kusina at pumasok bigla ng kwarto. Mas kinilabutan ako sa sinagot niya. Ang sabi niya, kaninang umaga pa raw siya nasa labas kasama ang boyfriend. Di na ako umapila nun, pero talagang natulala ako. Napaisip pa ako na baka sa sobrang pagod ko, kaya kung ano-ano na lang ang naririnig at nakikita ko. Pero napatunayan ko na hindi lang basta pagod ang dahilan kung bakit ko yun nakita, dahil hindi yun ang unang beses na mangyari. May isang araw noon, nagmamadali na ako kasi baka malate. Paglabas ko ng kwarto, sakto, nakita ko si Carla na biglang pumasok ng CR. Habang naghihintay sa kanya, nag-ayos muna ako ng mga gamit. Mga kalahating oras na siya doon, pero wala naman akong naririnig na nagbubuhos o ano. Kinakatok ko na siya at sumisigaw na ako kasi nagmamadali na nga ako. Nagulat ako kasi biglang lumabas si Carla sa kwarto niya na mukhang kaagising lang. Sinuro yung kinakatok ko sa CR at ang ingay ko. Kakabangon lang daw niya. Nung binuksan ko yung CR, walang tao. Di ko muna yung sinabi kay Carla, pero talagang nababagabag na ako nun at takot na rin. Ilang araw ko ring inisip yun. Kamukhang kamukha kasi ni Carla yung nakikita ko. Parehas ng buhok, bulto ng katawan, pati pananamit. Yun nga lang, yung muka, di ko masyadong matanaw kasi parang laging natatakpan ang buhok niya. Ang gusto ko, bago ko ikwento kay Carla yung nakikita ko, magkaroon muna ako ng ebidensya. Ayaw ko rin naman na mapagtawanan o di kaya ay mapag-isipan ako ng kung ano-ano ng best friend ko. Kaya hinintay ko talaga na maapagpakita yung doppelganger ni Carla para ma-videohan ko. Dumating din naman yung araw na hinihintay ko. Isang beses, nagpaalam sa akin si Carla na dun muna siya matutulog sa bahay ng boyfriend niya dahil gagabihin raw siya sa isang gathering. Ang sabi ko sa sarili ko, kapag may narinig na naman akong kakaiba, lalabas ako ng kwarto para videohan ko na. Mga bandang alas 12, gising pa ako noon kasi may ginagawa pa akong paperworks para sa school. Nagulat ako nang may kumatok sa pinto ng kwarto. Mahina muna, tapos palakas ng palakas. Tatakot ako, pero nilakasan ko ang loob ko.
kinuha ko ang cellphone ko pati yung rosary. Ilang beses pa akong nagbuntong hininga bago buksan yung pinto kasi kinakabahan na ako. Nakakabahala rin kasi yung lakas ng tunog ng mga katok niya. Napaatras ako saglit nung marinig kong tumatawa na siya. Ang lakas ng tawa na talagang kikilabutan ka. Nilakasan ko na lang lalo yung loob ko at mabilis na binuksan yung pinto. Tumambad sa akin yung babaeng parang si Carla na walang muka. Naka-on ang video ko noon, tapos sumisigaw-sigaw ako na umalis na siya. Nagdasal din talaga ako ng malakas, pero tawa pa rin siya ng tawa. Hinagis ko yung rosaryo at napapikit ako. Maya-maya, nawala na yung pagtawa. Nanghina ako noon at bumagsak sa sahig. Namalayan ko na lang na umiiyak na ako. Hindi ko muna pinanood yung video dahil sa kilabot ko. Kinabukasan noon, pinakita ko kay Carla yung video. Pero itim na usok lang ang makikita doon. Naniwala pa rin naman sa akin si Carla kasi alam niya raw na hindi ako nagsisinungaling. Umalis kami doon sa apartment at naghanap na lang ng bago. Minsan nga, kapag biglang dumadaan si Carla out of nowhere, natatakot pa rin ako. Kasi iniisip ko na baka yung nanggagaya na naman sa kanya yon. Kahit hanggang ngayon, kinikilabutan pa rin ako. Ito lang po muna ang kwento ko sa ngayon. Sana po ay mapainggan ko sa channel nyo. Isa sa mga hindi ko makakalimutang gabi ay nangyari early this year lang. Sa call center industry ang work ko, kaya madalas na ang schedule ko ay sa gabi o graveyard shift. Ilang linggo na akong sobrang stressed out sa trabaho noon. Tapos, may kasamaan din kasi ng ugali yung TL ko, lalo na yung OM namin. Halos buong team na nga namin siguro yung gustong mag-resign, pero hindi lang kami mapag-quit noon. Pinagbabantaan kasi kami na kapag nag-resign ay i-terminate na lang kami at walang makukuhang back pay. One time, mga alas dos na ng madaling araw yon. Nasa kalagitnaan ako ng shift ko. Meron akong bad call, tapos itong TL namin ay sinigaw-sigawan pa ako sa office. Halos pagtinginan na ako ng mga tao doon sa prod, tapos nagsisibulungan na. Dahil napahiya at may pagkamaldita rin kasi ako, kaya nagalit ako ng sobra. Sinabayan pa na punong-puno na ako dahil bukod sa hindi kalakihan yung sahod, ay palaging ganun na lang ang nangyayari sa akin. Kaya nakakawalang gana rin magtrabaho. Ang ginawa ko, tinapatan ko ang pambabastos niya. Inalis ko yung headset ko, tapos hinagis sa TL ko at dire-diretso akong lumabas. Hindi na nga ako nagpaalam kahit kanino. Ni hindi ko na nadala yung bag ko na nasa locker. Tapos nakita ko yung kaibigan ko na nasa cafeteria. Sa kanya ko kasi iniwan yung phone ko. Pagkuha ko ng phone, tsaka na ako lumabas ng building. Hindi ko na lang sasabihin kung saan company to o yung eksaktong building. Basta nasa may Mandaluyong to. Paglabas ko nga ng building, hindi ko alam yung gagawin ko. Inisip ko na magdakad-dakad muna ng mag-isa para mahimasmasan. Tutal, madaling araw na at wala nang ganong tao sa labas. Sakto, may nagtitinda pa ng yosi sa tabi, kaya bumili ako. Kapag sobrang stress kasi ako, ay dinadaan ko na lang sa pagyoyosi. Nagsimula na akong magdakad-dakad noon kahit hindi ako masyadong pamilyar pa sa lugar. 6 months pa lang ako sa work noon at hindi rin ako palagala. Sanay din kasi ako nag-aangkas lang papunta at pauwi ng trabaho. Naglakad-lakad lang ako sa gilid ng mall at sa kung saan. Hindi ko alam na nakakalahati ko na pala yung isang kaha. Pagtingin ko sa oras, mag-aalas tres na pala ng madaling araw. Hindi ko na alam kung saan yung nilalakaran ko. Parang malayo na rin sa main road. May mga bahay pa akong nakikita, pero wala na talagang mga tao sa labas. Habang naglalakad ako, nagulat ako kasi may umiiyak na babae sa di kalayuan. Hindi naman ako yung pakialamera talaga, kaya hindi ko alam kung lalapitan ko ba o hahayaan ko na lang. Kung ako rin naman,
Kung mahina talaga yung loob ko, iiyak ko na lang sa kalsada dahil sa sarili kong problema. Iba-iba rin kasi ang pinagdadaanan ng mga tao. Inisip ko na hayaan na lang si ate. Baka kasi nagsisenti lang. Hindi rin mapigilan ang sarili kaya naiyak sa daan. Hindi ko na rin siya tiningnan para hindi niya ma-feel na pinagtitinginan siya at hindi awkward. May pinagdadaanan din kasi ako noon kaya hayaan ko na lang sana. Nung nalagpasan ko na siya ng ilang hakbang pa lang, narinig ko na tinawag niya ako. Ang sabi niya, "Ate, tulungan mo ako. Please." Ako naman, medyo nahabag. Lumingon ako kasi hindi ko alam kung anong kailangan niya. Kung emotional support man, baka hindi ko rin maibigay dahil sabog din ang utak at puso ko noon. Paglingon ko sa kanya, grabe yung iyak niya. Tinatakpan niya lang yung mukha niya. Tapos nakita ko rin na may mga sugat siya sa braso at sa binti. Tinanong ko siya kung anong problema. Anong nangyari kung bakit siya umiiyak? Ang dami nang pumasok sa isip ko noon. Baka naaksidente siya, nasagi ng motor, minanakit, hinold up o ano. Ang sabi niya sa akin, "Ate, na-rape po kasi ako." Bilang babae, bukod sa nagulat ako, ay talagang nanginig ang buo kong katawan at nagngit-ngit sa galit. Iba kasi talaga pag sa kapwa mo babae narinig yung ginahasa siya. Kahit yung salitang binastos ako, bilang babae, mararamdaman mo yun. Yung pangamba na kahit saan at kahit anong oras ay maaari kang mabastos, mapagsamantalahan o malala ay magahasa. Nakalimutan ko na ngayon yung sarili kong problema. Umupo ako sa may tapat niya at tinanong ko siya kung anong nangyari at sino nang gahasa sa kanya. Suwestiyon ko pa nga na sasamahan ko siya na magsumbong sa pulis. Hindi na siya nagsalita. Pagtapos noon, umiyak lang siya ng umiyak. Ako naman, nag-iisip pa ako kung anong pwede kong gawin. Hindi ko rin siya pwedeng panoorin lang na umiiyak kasi nga may nangyaring masama sa kanya at sugat-sugat pa ang katawan. Hindi rin alam noon kung kakilala ba niya yung taong gumawa noon sa kanya. Ang sabi ko na lang, "Teka lang ha, isi-check ko lang kung meron tayong maihinga ng tulong. Hindi ko kasi alam yung malapit na police station dito eh." Patuloy pa rin siya sa pag-iyak. Sakto naman may papalapit na tao sa amin at mukha siyang lokal dahil naapambahay lang siya. Inisip kong malapit lang yung tinitirahan niya kung saan kami naroon. Baka alam niya kung saan ang police station o kaya ay papuntang ospital dahil nga sugatan patong si ate. Ang sabi ko, pupuntahan ko muna yung lalaki para humingi ng tulong. Pagtayo ko, narinig ko na sinabi niya na, "Ate, ginahasa niya ako, tapos pinatay." Nagulat ako sa sinabi niya, kaya napalingon ako. Paglingon ko, ay biglang nawala yung babae. Biglang nawala yung pag-iyak at yung pagmamakaawa. Inilibot ko ang paningin ko, pero hindi ko na siya makita pa. Nanindig ang mga balahibo ko noon. Bukod sa pagtataka, ay takot na rin ako. Kasi imposible namang mawala ng ganun-ganun na lang yung babae. Nung naglalakad na papunta sa akin yung lalaki, tinanong ko siya kung nakita ba niya yung babaeng kausap ko, kung saan nagpunta o kung anong nangyari. Ang sabi niya sa akin, malayo pa lang daw ay nakikita na niya akong mag-isa lang. Nagtataka nga raw siya kasi baka nababaliw na ako. Kasi parang may kinakausap daw ako kahit wala namang ibang tao. Nanlamig ang buo kong katawan noon at halos hindi na ako makakibu pa. Di na rin ako nakapagpasalamat noon sa lalaki. Para akong baliw doon na ewan na hindi ko man lang napansin na umalis na pala yung lalaki. Nagbuka ko ng angkas para umuwi na. Bukod sa stress dahil sa eksena at biglaan kong pagkukwit sa office, kinilabutan pa ako sa nangyari habang naglalakad ako mag-isa sa daan. Nakwento ko yun kinabukasan sa mga kaibigan ko doon sa same BPO company. Ang sabi nila, baka nagpakita daw sa akin yung biktima dati ng panggagahasa tapos pinatay. Narinig pa daw nila sa news pero di niya alam kung saan yung eksaktong location at mga ilang taon na rin ang nangyari.
baka malapit raw doon, doon sa pinaglakaran ko. Hindi na ako bumalik pa sa street na yon. Kahit ngayon sa company ko, hindi ko na binalikan pa. Hinayaan ko na lang na mag-awol ako. Pinakuha ko na lang sa friend ko yung naiwan kong ilang gamit doon. Kaya naman, hinding-hindi ko makakalimutan yung gabi na yon dahil sa dami ng nangyari at emosyon na naramdaman ko. Ako si Lawrence mula sa Balintawak. May gusto lang akong ikwento sa inyo tungkol sa pinag-uusapan sa barangay namin hanggang sa ngayon. Ang kwentong to ay nangyari ilang taon na ang nakakaraan. Mag-isa lang ako sa bahay dahil may nilakad noon sina mama. Sabi pa nga ni na mama na mag-ingat daw ako, pero hindi ko naman yun masyadong sineryoso. Nasa sala lang ako noon. Kausap ko ang kaibigan kong tawagin na lang nating Mark sa video call dahil kaming dalawa ang partner sa isang project sa subject namin. Mga alas 10 na rin noon ng gabi. Nag-uusap lang kami noon nang bigla akong kinabahan. Tinanong pa ako ni Mark dahil napansin itong nag-iba yung ekspresyon ng mukha ko. Sinabi ko naman noon na may kakaiba akong nararamdaman. Nagbiro pa nga ito tungkol sa kwentong kumakalat sa barangay namin. Tinawanan ko na lang yon at pinagpatuloy ang ginagawa. Ilang sandali pa ay nakarinig ako ng mga yabag sa labas ng bahay. Nakatira kasi kami sa isang subdivision, kaya may kalawakan din ang paligid ng bahay. Hindi ko alam, pero nagsimula akong pagpawisan ng malamig at biglang natakot. Saktong tapos kaming mag-usap noon ni Mark, pero hindi ko pa pinapatay ang tawag. Dahil baka merong tao at baka may balak itong gawing masama. Nasa kabilang linya pa rin si Mark. Naglakas loob ako na tingnan kung may tao ba. Hindi ko na naisip yung kwentong kumakalat. Inisip ko rin naman noon na kasama ko si Mark kahit na nasa phone lang siya. Pagkalabas ko ay wala naman akong nakitang ibang tao sa paligid ng bahay. May iilang tao na nasa labas din ng bahay nila. Kaya naisip ko na baka sila lang din yung napadaan. Nakahinga ako ng maluwag noon. Pumasok na ako sa loob at sa kanila kang pinto. Pinatay ko na rin yung tawag bago nagpunta sa kwarto para magpahinga. Hindi pa rin naman ako inaantok noon, kaya nag-Facebook muna ako. Habang nagpapaantok ay di ko na malayang alauna na pala ng madaling araw. Habang nag-i-scroll ako ay nakarinig ako ng katok mula sa labas. Dahil sa hindi naman ako basta-basta nagpapapasok noon, ay kumuha muna ako ng gunting noon sa drawer ko, sakali mag may masamang loob na gustong pumasok. Alam kong hindi rin si mama yon dahil may susi naman sila. At kung sakali, tatawagan lang niya ako sa phone para pagbuksan sila. Hindi ko binuksan yung pinto. Chinek ko muna yung bintana kung saan pwede kong makita kung sino yung kumakatok mula sa labas para sumilip. Nanlaki ang mga mata ko at nagtaka nang makita ang isang matandang babae. Marungis ito at punit ang suot nitong damit. Magulo rin ang buhok nito. Pero ang mas nagpakilabot sa akin ay nang makita ko ang hawak nitong kutsilyo. Bigla siyang lumingon sa gawi ko sa may bintana. Agad kong sinara yung bintana at dali-daling tumakbo papasok ng kwarto at sa kanilak. Tumatak sa isip ko yung namumula niyang mga mata at nakakapangilabot ng ngiti habang naatingin sa akin. Hindi ko alam ang gagawin ko nung mga oras na yon. Sinusubukan kong tawagan si mama pero hindi siya sumasagot. Masi nga si Mark ay tinawagan ko na. Hindi rin sumasagot. Biglang lumakas yung tibok ng puso ko nang makarinig ako ng pagbukas ng pinto. Pero hindi sa may harap, kundi sa likod. Doon ko na lang napagtanto na baka hindi ko nailak yung pinto sa likod ng bahay. Nagpapanik na ako noong mga oras na yon. Pinipilit ko pa rin tawagan ang mga magulang ko habang unti-unti kong nadidinig ang mga yabag ng kung sino man ang nasa labas ng kwarto ko. Alam kong nakapasok na ito ng tuluyan sa loob ng bahay.
nang bigla-bigla ay narinig ko ang pagtawa nito. Pero yung tawa nito, yung matinis na parang sa isang baliw, kikilabutan ka talaga. Naisip ko yung baliw na babae. Alam ko na sa mga oras na yon, maaaring may mangyaring masama kung wala akong ibang gagawin. Dumagdag pa lalo ang kaba ko nang walang sumasagot na mga tawag ko. Kinuha ko ulit yung gunting para handa lumaban. Nang marinig at makita kong pilit itong binubuksan ang pinto ng kwarto ko. Agad kong hinarangan yon, pero patuloy pa rin ito sa pagpihit. Sumisigaw na ako noon ng tulong, baka sakaling marinig ng mga kapitbahay. Napasalampak na lang ako noon sa sahig nang tuluyan itong mabuksan ang pinto. Agad ako nitong sinugod ng kutsilyo. Naiiwas ko ng bahagya ang sarili ko, pero nadaplisan ako sa braso. Hindi ko na yun ininda pa. Pilit kong nilabanan yung lalaki. Tinulak ko ito at nang makakuha ng oportunidad na makawala ay agad akong tumayo at tumabas. Sinara ko ang pinto at agad nilock para hindi ito makalabas. Disusi po kasi yung paglock ng pinto ng kwarto. Agad akong dumiretso papuntang guardhouse para humingi ng tulong. Tinanong ako kung anong nangyari. Sinabi ko yung mga naganap, kaya agad din sila nagpatawag ng mga tanod at tumungo na kami sa bahay. Pagkarating namin sa bahay ay nakasrado pa rin ang pinto ng kwarto ko, kaya naisip namin na andun pa rin ito. Pero pagbukas ko ng pinto ay wala na yung lalaking nanloob. Tumakas na ito mula sa bintanang naamukas sa may kwarto ko. Hindi pa kasi ito nalalagyan ng grills. Nireport namin yon sa mga pulis. Magpasa hanggang ngayon ay hindi pa rin natatagpuan at nalalaman kung sino ang umatake sa bahay. Hindi ko rin nakita ng malinaw yung itsura ng lalaki dahil nakahood ito at may kadiliman na ang lugar nung time na yon. Kahit pa may sketch ay wala pa rin nakakakilala rito. Pero nagpasalamat na lang ako dahil bukod sa sindak at kilabot ay daplis lang ang tinamu ko. Buti rin at wala pa nun si na mama sa bahay dahil kung nagkataon ay baka pati sila ay mapahamak. Simula nun ay hindi na ako basta nakakampante kapag mag-isa. Sinisigurado ko na nakasara at nakakandado lahat ng pinto at pintana para walang masasamang loob na maapasok. Ang isa pang palaisipan sa akin nun ay kung sino yung matandang babaeng nauna kong nakita mula sa bintana. Yung kumatok noon sa pinto na may namumulang mga mata, nakakapanindig balahibong ngiti at may hawak na kutsilyo. Hello po Sir Bob, ako si Aileen. At gusto ko lang i-share itong karanasan ko. 10 years old pa lang ako nito nung mangyari. Naatira kami noon sa isang lumang ospital na ginawang clinic. Caretaker kasi ang nanay ko doon, at sa likod ng ospital ay ang bahay namin. Sobrang luma na ang style ng bahay na yon. At nang magsara ito dahil sa pagkalugi, ay inupahan naman ito ng mag-asawang doktor at ginawa nilang clinic. Napakaraming kwarto ng ospital pero hindi na sila nagpapa-admit pa ng pasyente dahil luma na rin ang mga pasilidad. L-shape ang pagkaagawa sa ospital na yon. Kapag pumasok ka sa bungad ay ang nurse's station, katapat ang doctor's office, tapos laboratory at OR. Pagkatapos nun ay may paliko na mahabang pasilyo kung saan naroon ang mga wards. 6 na kwarto sa kabila at 6 din na kwarto sa kanan. Sa dulo ng pasilyo ay ang exit. Matapos ng exit ay bahay na namin. Bilang bata ay nakakatakot po talagang tumira doon. Nung bata po kasi ako, hindi ko pa alam na ang mismong bahay kung saan kami pinatira ay dati palang morgue. Yung lumang morgue na parang bahay ang estilo. Kaya pala yung kusina at kwarto namin ay parehong may mahabang lababo na may tiles pa. Tapos napakaraming bintana na yari sa kahoy. May karugtong pa ang bahay namin na maliit na kwarto
pero ginawa na naming bodega dahil sira-sira na. Yung kwartong yun pala ay ang mismong pinag-iimbal sa Muhan dati. Kapag inuutusan nga ako ni nanay na magsara ng clinic, ang ginagawa ko ay tatakbo ako ng mabilis habang napapatili ng malakas kapag dadaan ng pasilyo. Paano kasi ay nakakatakot yung mga ward na walang pinto. Pairamdam ko ay may bigla na lang hahatak sa akin kapag dumaan ako dun. Wala naman akong choice kundi sundin si nanay. Pagkapadlak ko ng clinic ay pahirapan na naman ang pagdaan sa pasilyong yon, kaya tatakbo at mapapatili ulit ako. Kapag may naglalakad pa sa pasilyong yon ay dinig sa bahay namin dahil parang umi-echo yon, lalo na kapag si doktora ang naglalakad dahil sa takong ng sapatos niya na parang tunog bakya, kaya talagang malakas. Ito na nga, part-time job ni nanay noon ay ang makiani ng munggo tuwing anihan. Kasama niya si tatay. Si ate naman ay high school na nun. Nagbabaon na siya ng tanghalian, kaya hapon na akong umuwi sa amin. Binilin sa akin ni nanay na mag-iiwan na sila ng pagkain doon para sa tanghalian ko pagkagaling ng eskwela. Ako na raw ang bahala. Pumayag naman ako dahil nasanay na ako noon sa bahay namin. Wala naman kasing multo, pero yon ang akala ko. Nung araw na yun na nasa bukid si nanay at tatay, ay nagkataon naman na wala kaming pasok ng tanghalian. Sobrang saya ko pa nun kasi makapagbasa ako ng pocketbooks ni ate na walang magagalit sa akin. Kasi nga, mag-isa lang ako. Home alone, kumbaga. Excited pa akong umuwi at kumain agad para maapagsimula na magbasa. Habang kumakain ako, nagtaka ako kasi may narinig akong naglalakad sa pasilyo. Yung parang bakya ni doktora, alas 12 pa lang ng tanghali yon. Kapag 11 a.m. kasi, umuwi silang mag-asawa, tapos babalik na lang ulit kapag 1 p.m. na. Sa isip-isip ko, ang aga naman niyang bumalik. Ang isa pang pinagtataka ko noon, bakit ang aga niyang mag-CR? Kaadating lang niya ay nagbanyo na agad. Sa dulo kasi ng pasilyo ang CR, kaya kapag narinig ko yung yapak ng takong niya, madidinig ko ang pagbukas-sara ng pinto ng CR. Kaso wala. Ang haba ng nilakad ng takong na yon. Ang sabi ko pa sa isip ko ay kung anong trip ni doktora. Bakit pabalik-balik pero hindi naman nag-CR. Nung nawala na yung yabag na narinig ko, nakita ko naman si nanay na naglalakad papasok sa pinto ng kusina. Nakaharap ako sa pinto na kumakain, kaya sigurado ako sa nakita ko. Si nanay talaga yon na nakayuko habang naglalakad papasok sa kwarto. Kurtina lang naman ang harang papasok sa kwarto, at nakita ko pa talagang nahawi yung kurtina nung pumasok siya. Napatanong ako kay nanay nun kung bakit nasa bahay na siya. Hindi ba siya kako natuloy sa bukid? Kasi kapag pumupunta sila sa bukid ay hapon na sila nakakauwi dahil nga may kalayuan din ito, tapos naglalakad lang sila. Hindi ako sinagot ni nanay o kahit lumingon man lang sa akin. Pumasok lang siya sa loob ng kwarto. Hindi ko na siya kinulit noon na kausapin. Ganon kasi ang mga nanay kapag bad trip. Tahimik lang, tapos kapag kinulit mo ay mambubulyaw, kaya hinayaan ko na lang. Nang hinayang pa ako kasi hindi ako makapagbasa dahil pagbabawalan ako. Bata pa raw kasi ako para sa mga pocketbooks. Pero kapag si ate naman ay pinapayagan. Pagkatapos kong kumain, lumabas ako ng bahay. Tumambay ako sa ilalim ng puno ng mangga na atapat lang din ang bahay namin. Tumatanaw pa ako sa gate kung may dadaan na kalaro ko. Sa pagtanaw ko ay may na-realize ako. Wala yung kotse ni na doktora sa garahe. Ibig sabihin ay wala pa sila. Kung ganun, sino yung palakad-lakad sa pasilyo kanina? Dahil sa bata pa ako noon, ay mabilis akong natakot. Tumakbo ako papasok ng bahay at tinawag si nanay. Bahala na kako kung pagagalitan niya ako. Pumasok ako noon ng kwarto, pero walang tao. Sumigaw pa nga ako para tawagin siya, pero wala talaga. Wala din sa banyo o sa likod ng bahay. Sa sobrang kilabot ko, tumakbo ako palabas.
may daanan naman kami sa gilid ng ospital. Kaya kahit hindi na dumaan sa pasilyo, doon ako tumambay sa may garahe habang wala pa sina doktora. Napapaiyak na ako noon dahil sa takot. Nang saktong papasok naman sa gate ang kotse ni na doktora, nakita pa niya akong umiiyak noon sa gilid ng garahe. Kaya tinanong niya kung anong nangyari sa akin. Ang sabi ko na lang na wala akong kasama sa bahay. Kaya naman binigyan niya ako ng 20. Doon ako nagstay sa lobby ng ospital hanggang hapon. Mabuti na lang dahil nakauwi na si nanay bago pa umalis si na doktora. Simula noon, takot na akong magstay sa bahay kapag nag-iisa ako. Sabi din kasi ni ate, may nagpakita din daw sa kanya nung naiwan siyang mag-isa sa bahay namin. Matandang babae naman daw. Akala nga niya si Lola. Every week kasi noon na bumibisita sa amin si Lola, kaya akala niya ay yung Lola namin yung dumating. Nagstay daw yung matanda sa may bodega namin. Naatalikod daw siya kay ate. Masisilip din naman kasi sa bintana kung may tao sa bodega, kasi sira naman yung dingding nito. Nalaman lang niyang hindi si Lola yon ng gabi na, at itanong ni ate kay nanay kung nasaan si Lola. Ang sagot naman nito ay hindi naman daw bumisita si Lola. Sobra ang kilabot ko noon nang marinig yung kwento. Yan lang po muna sa ngayon ang masishare ko tungkol sa mga pagpaparamdam. Marami pa po akong gustong ishare next time tungkol sa lumang ospital na yon. Narenovate na po ngayon yung ospital at iba na rin po ang mga doktor. Pero yung mga pagpaparamdam ng mga namatay doon ay patuloy pa rin po hanggang ngayon. Hello po sir at sa lahat. Ako pala si Ashley. Mag-isang anak lang ako ng mami at daddy ko. Madalas talaga akong maiwan mag-isa sa bahay kasi parehas silang may trabaho. Busy sila sa kani-kanilang mga career. Para nga hindi na nga nag-o-off. Marami kasi silang kailangan bayaran na utang dahil sa pag-loan nila sa business namin na nalugi din naman. Tapos sa private school pa ako pinag-aaral kahit na sinabi ko na okay na ako sa public. Basta't hindi nila masyadong sagarin ang katawan nila at maapag-spend ng quality family time. Hindi na rin kami kumuha ng kasambahay dahil minsan na kaming naloko at napagnakawan nun. Kaya ko rin naman ang household chores. Ang kaso mo, isang araw, nalaman namin ni Mama na nang bababae si Papa, kaya lumipat kami ng bahay. Lumipat kami sa dating bahay ng lolo at lola ko na hindi ko na naabutan. Kay Mama ako sumama, si Papa naman sumakabilang bahay na. Kahit na lumipat kami ni Mama, mas lumala lang yung palagi akong naiiwang mag-isa. Mag-isa na lang kasi si Mama na bumubuhay sa akin. Lumipat din ako ng eskwelahan na public school na. Pero yung bahay ni na Lolo at Lola, talagang iba yung pairamdam ko. Parang may mali. Hindi lang siguro ako sanay sa makalumang bahay. May kung ano kasing nakaapangilabot na feeling, lalo kapag mag-isa lang ako. Kahit nasanay na ako mag-isa, pero kapag andoon sa bahay, hindi ko maiwasan na kilabutan. Pairamdam ko noon, laging may nanonood sa akin. Yun bang hindi ako mag-isa? Nagsimula pang lumala yung mga bagay-bagay nung minsang maiwan akong mag-isa sa bahay nga. Nagising ako dahil parang may humahaplos sa mukha ko. Pag napapabangon ako, wala namang ibang tao bukod sa akin. Tinext ko si Mami kung nasaan na siya. Ang sabi niya, nasa trabaho pa raw. Medyo kinikilabutan na nga ako noon, kaya lumabas ako ng kwarto. Tumambay muna ako sa sala at nagbasa-basa na lang ng libro. Nagulat ako dahil bigla na lang bumukas yung lumang TV na wala pang remote. Di lang namin inalis yun ni Mama since hindi naman kami parehas nanonood ng TV. Pinatay ko na lang agad yon. Pero nagulat na lang ako dahil ramdam kong may biglang humila sa buhok ko. Napalingon ako, pero wala. Kinakabahan na ako kasi para talagang minumulto na ako. Tinawagan ko si Mama at sabi kong umuwi na siya. Kunwari na lang, masama yung pairamdam ko
para lang makapag-off na siya agad sa work. Pero nasa kalagitnaan pa raw siya ng importanteng emergency meeting this oras ng gabi. Uuwi naman daw siya agad pag natapos. Napasimangot na lang ako noon dahil nga gusto kong may kasama na dito sa bahay. Kasamang totoong tao, hindi mga multo. Sinubukan ko na lang nalibangin yung sarili ko sa pagbabasa hanggang sa matulog na ako. Pagising ko, dumating na si Mama tapos kinakapa kung may lagnat ba ako. Sabi ko na lang na masakit yung ulo ko para di halata na nagsinungaling ako. Pero mas nakakatakot nung Lunes na, pumasok na ako sa bago kong eskwelahan. May mga naging kaibigan naman ako kaya naging madali din sa akin kahit papaano. Nagulat ako kasi nilapitan ako ni Mayet, isa sa mga bago kong naging kaibigan. Inabot niya sa akin yung libro. Ang sabi niya, kahapon daw ay galing siya sa bahay namin para sana isauli yung libro. Pero narinig daw niya na may nag-aaway. May kumakalampag daw tapos may umiiyak. Bukod dun, may narinig din siyang mga sigawan. Akala nga raw niya nagkaagulo na. Kaya tinanong niya ako kung okay lang ba ako. Sobra akong nagtaka sa sinabi niya. Akala ko nagbibiro lang. Pero nung sinabi ko na wala akong kasama sa bahay kahapon, kita ko yung gulat at pamumutla niya. Sigurado daw kasi siyang may mga narinig siya. Tapos may nakikita pa nga raw siyang mga anino sa bintana kasi paggabi na nung pumunta siya. Medyo malapit lang kasi yung bahay ni Mayet doon sa nilipatan namin. Kita niya sa anino na may nag-aaway na parang may nagduduruan. Kinilabutan naman ako sa sinabi niya. Inisip ko baka maling bahay yung napuntahan niya kasi imposible naman na ganun. Pero para maasigurado, sinama ko siya pa uwi. Baka kasi nakalimutan lang niya yung bahay namin. Pero pagdating sa tapat ng bahay namin, kinumpirma niya na oo raw, yun daw yung bahay na pinuntahan niya kahapon. Tinuro pa nga niya yung bintana namin kung saan dun daw niya naaninag yung mga nag-aaway kagabi. Parang dalawang tao lang daw tapos may mga bata. Kaya akala daw niya yung mga parents ko na nag-aaway. Umuwi na rin siya pagkatapos nun kasi natakot talaga siya nung nalaman niya na ako lang ang mag-isa kahapon. Mas natakot din naman ako syempre dahil pag uwi ko walang ibang tao sa bahay kundi ako lang. Madalas kasing gabihin nang uwi si Mami. Dahan-dahan pa nga akong pumasok nun. Ibig sabihin pala, hindi lang basta ilusyon yung mga naramdaman ko. May kakaiba talagang bumabalot sa bahay na yon. Sa sala lang ulit ako tumambay kasi kapag nandoon ako, tanaw mo yung labas mula sa bintana kapag nakabukas yung kurtina para lang hindi ako masyadong matakot. Pagka-uwi ni Mami, tinanong ko agad siya kung anong meron doon sa bahay ni Lolo at Lola na kung bakit matagal na walang nakatira at kung bakit ang creepy ng pairamdam. Kinausap niya ako ng masinsinan. Napabuntong hininga pa nga siya bago magpaliwanag. Dati raw, madalas mag-away si na Lolo at Lola na parents ni Mami. Baby pa raw noon si Mami nung magkaroon ng malalang away si na Lolo at Lola. Umabot pa nga raw sa nagsaksakan silang dalawa. Dahil sa mga natamo, parehas daw silang namatay. At yung nandoon lang daw na umawat ay yung dalawang naatatandang kapatid ni Mami. Yung isa daw, si Tito Ninoy na teenager pa noon at hindi kinaya yung nangyari. Kaya't nagbigti raw pagkatapos mamatay ni na Lolo at Lola. Yung isa naman na si Tita Feliz na nagkaroon ng sakit sa pag-iisip nung mag-isa siyang tumira doon sa bahay ni na Lola. Doon ko lang nalaman yung dark family history ni Mami. Kaya pala wala siyang maikwento sa akin ng tungkol sa pamilya niya. Nakakalungkot and at the same time nakakapanindig balahibo. Kaya pala kapag tinatanong ko si Mami kung anong kinamatay ni na Lolo at Lola ay iniiwasan niyang sagutin. Doon ko lang din nalaman na may tita at tito pala ako na namatay nga lang. Matapos kong malaman yung kwento, pinilit ko na si Mama na mangupahan na lang kami. Baka kasi ako na yung susunod na mabaliw kapag nagtagal pa kami doon. Sinabi ko yung mga pagpaparamdam at saka mga karanasan ko sa bahay na yon. Sinabi ko rin yung mga narinig at nakita ni Mayet.
hindi naman ako pinagalitan ni Mama. Hindi rin siya natawa sa mga sinabi ko. Pumayag siya kasi kahit pala siya mismo may mga nararamdaman sa bahay. Hindi ko lang alam kung yung mga kaluluwa lang ba yun ng pamilya ni Mami na namatay o pinamamahayan na rin ng mga fallen angels at mga demonyo o ibang elemento mula nang maabandona yung lumang bahay na yon sa probinsya ng Rizal. Tawagin niyo na lang akong Nick from Antipolo. Nocturnal po akong tao. Ibig sabihin, gising sa gabi at tulog sa umaga. Well, pwede na rin natin sabihin may insomnia ako. Madalas lang ako naglalaro ng online games o kaya nasa SOCMED pag may bakanting oras. Kapag naman ginutom at tinatamad magluto, kadalasan nagpapadeliver ako. Ganoon lagi ang setup ko, lalo na at work from home ako. Naalala ko last year lang nung na-heartbroken ako. Hindi na kasi nag-workout yung relasyon namin ng ex-GF ko. Kaya masakit at nalungkot talaga ako. Nasa kasagsagan ako noon ng heartbreak. At since nakakaburyong na rin sa bahay at baka kung ano lang ang maisip ko, nagdakad-dakad na lang muna ako sa labas. Medyo napabayaan ko nga yung trabaho ko noon at hindi na ako nag-i-enjoy sa paglalaro ng online games at ng kung ano pa. Kailangan ko lang siguro na may gawing iba at magpahangin. Habang naglalakad-lakad, dumaan muna ako ng 7-Eleven para bumili ng donuts at kape. Iyon na lang kasi ang bukas na store. Naisip ko na sa labas na lang kainin at inumin ay yung binili ko habang naglalakad-lakad sa gabi. Paglabas ko, medyo nagtaka pa ako kasi biglang lumaas yung hangin at iba yung tama nito sa akin. Yung sobrang lamig na nanonoot hanggang buto, eh hindi naman malamig yung panahon noong mga oras na yon. O siguro dahil gabing-gabi na rin. Siguro malapit nang magmadaling araw yon. May ilan pa naman akong nakikitang naglalakad sa labas. At dahil nga nocturnal, sanay ako sa gabi at hindi naman ako takot na lumabas mag-isa. Iniisip ko ano na perfect din para magdrama. Kaya nagpatugtog na lang ako ng music sa Spotify. Naubos ko na yung kape ko at nagpatuloy pa rin ako sa paglalakad. Okay din pala at medyo naging kalmado ang pairamdam ko. Saka ko lang na-appreciate yung lugar namin kahit gabi na. Tahimik, may mga kakaunting naglalakad, walang gulo. Mag-iisang oras na ako naglalakad noon pero hindi naman ako napagod. Parang yun na lang yata ulit akong unang beses kong makalabas ng bahay ng gabi after ilang months or years. Habang naglalakad ako, may nakita ako sa malayo na babaeng nakaitim na nakabelo. Matandang babae yung naglalakad. Nung makita ko pa lang, medyo kinilabutan na ako. Hindi lang siguro ako komportable na makita ng ganong mga figura, yung mga madalas mapanood sa mga horror movies ba. Pero ayoko naman masyadong maging judgmental, eh naglalakad lang naman yung ali. Kaso, pansin ko, habang papalapit sa akin ng papalapit yung matandang babae, eh parang naatitig siya sa akin. Yung parabang binabasa niya yung buo kong pagkatao. Medyo awkward naman para sa akin na tumingin sa mga tao. Kaya lumingon-lingon na lang ako at iniwasan ko talaga na tumingin sa ali kasi parang ang weird naman kung magkatitigan kami. Nung nadaanan ko na siya, nagulat ako kasi bigla siyang bumulong sa akin. Mag-ingat ka, iho. Napatingin ulit ako sa ali kasi nagtataka ako sa sinabi niya. Dahil bagabi na at naglalakad mag-isa kaya medyo delikado. Pero parang may alam siya na hindi ko alam. Nang muli ko siyang lingunin, naglalakad lang siya ng diretso. Ako naman napatigil sa paglalakad at napaisip saglit. Ang random kasi ng ganoong pagkakataon. Hindi ko na nga siya natanong kung bakit niya sinabi sa akin yon. Matapos ng ilang minuto, ipinagsawalang bahala ko na lang. Baka kasi nagmamagandang loob lang yung matanda. Makalipas ng ilang minuto matapos yon, may dalawang motor na ang bilis magpatakbo, tas nagbangga sila. Pagkabangga, muntik na nga akong matamaan. Buti na lang, mabilis akong gumilid. Sobra ang kabog ng dibdib ko noon.
todo ang kaba ko noon kasi kahit hindi ako natamaan, talagang nakita kong tumalsik yung isang rider. Tas yung isa naman, naipit. Nandigas pa nga ako noon at parang hindi alam ang gagawin kung paano sila tutulungan. Hindi ko alam kung itatayo ko ba sila o ano. Mabuti na lang din at may ibang mga taong nakakita at nakarinig. Malakas din kasi yung salpukan nila. Medyo malayo na rin ako sa bahay namin. Tinawagan din nila yung mga magulang ko para sunduin ako. Kasi nakita daw nilang muntik na akong matamaan. Tapos hindi nila ako makausap ng maayos. Medyo shock pa ako nun. Naalala kong hiningi nila yung number ng parents ko. Kaya yung mga nagmagandang loob na lang ang kumontak. Simula nga nun, hindi na rin ako pinapalabas sa mga magulang ko kapag gabing-gabi na o unless kung emergency, lalo na't work from home naman ako. Takot din kasi sila na baka kung ano pang mangyari sa akin sa labas. Habang takot yung mga magulang ko at nag-aalala sa akin, hindi pa rin mawala sa isipan ko yung sinabi sa akin ng matanda. Iniisip ko kung alam ba niya yung masamang mangyayari at binalaan niya ako. Hindi ko na nga rin nakita yung matanda na yon matapos ng gabing yon. Kumbaga, yun yung first and last. Kahit more than a year na itong nangyari, palaisipan pa rin talaga sa akin yung matandang nakaitim na belo. Magandang araw sa lahat. Gusto ko lang ibahagi sa inyo ang isang nakakakilabot na karanasan ko. Ako nga po pala si Jim, taga Alaminos. Nangyari tong kwento 4 years ago. Nagsimula ang lahat nung maiwan nga ako mag-isa sa bahay. Kailangan kasing pumunta ni na mama at papa sa Manila para puntahan yung lola ko na na-ospital. Hindi ako makakasama noon dahil may pasok sa school. Mahilig ako sa mga nakakatakot na bagay, kagaya na lang ng panonood ng mga horror movies, pagbabasa at pakikinig ng scary stories. Pero ako mismo noon, hindi 100% na naniniwala sa mga ganun, na kahit yung mga true stories ay parang imposible namang mangyari sa totoong buhay. Gabi na noon at kakaalis lang ni na mama at papa. Mga isang linggo pa raw sila makakabalik. Kampante naman ako nung mag-isa dahil medyo matanda na rin naman ako noon. Alam ko na ang gagawin. Sanay rin naman akong naiiwan mag-isa sa bahay. Habang nasa kwarto ako noon at abala sa panonood mga video sa YouTube, ay nagulantang na lang ako nang makarinig ng ingay sa labas. Bandang 11 PM na noon. Hindi rin kasi ako madaling makatulog. Sa tingin ko noon ay sa may kusina yung nagmumula at inisip ko na baka may pusa. Kaya lumabas ako ng kwarto para suwayin ito. Pagkababa ko noon, nakaramdam ako ng kakaiba. Pero ipinagsawa ng bahala ko na lang. Binuksan ko yung ilaw sa may kusina at nagulat na lang ako nang biglang may lumitaw na lang sa harapan kong pusa na dumaan sa bintana palabas. Nilaglag pala nito ang mga palanggana sa lababo. Niligpit ko na lang yun at nagpunta sa may bintana para isara. Buti na lang at lumabas ako at nasara yon dahil baka malooban pa kami. Pero hindi pa man ako nakakalayo sa bintana ay nahagip na mga mata ko na parang may dumaan sa may kusina, sa may likod ng kusina. Paglabas mo kasi noon ay nasa labas ka na. Kumbaga, makikita mo yung katabing bahay mo. Nakita ko ang anino sa may bintana dahil hindi ko pa napapatay ang ilaw noon. Pumunta naman ako sa labas para tingnan dahil baka may balak ng magnakaw. Malakas ang loob ko noon. Kaliwat kanan akong tumingin pero wala namang ibang tao. Medyo nakaramdam ako ng kaba dahil saan nang galing yung anino. Imposible namang sa pusa yon dahil hulumang tao siya. Naisip ko na lang na baka namalik mata lang kaya sinara at nilak ko na ang pinto bago bumalik ng kwarto. Naalimpungatan ako noon bandang alas 3 ng madaling araw dahil sa ingay na narinig ko. Inisip ko ulit na baka may nakalusot na namang pusa kaya lumabas ulit ako para suwayin ito. Pero nasa labas pa lang ako noon ng kwarto ay napatigil na ako sa paglalakad. Parang nadikit ang mga paa ko sa sahig dahil sa kaba at takot. May nakita kasi ako.
Nakita ko sa may bintana, malapit sa may pinto, ang anino na hugis ng isang lalaki at parabang naatingin yon sa loob ng bahay. Kitang-kita ko yon kahit na may takip pang kurtina yung bintana. Pinagpawisan ako noon ng malamig at unti-unti ring bumilis ang tibok ng puso ko. Pero nilakasan ko pa rin ang loob ko at dahan-dahan naglakad papalapit doon dahil baka nga magnanakaw ito at nagmamasid. Pero bago yon ay kinuha ko muna yung walistampo para proteksyon ko na rin kung sakaling manlaban. Kita kong andoon pa rin yung anino. Kahit na natatakot at kinakabahan, ay gusto pa rin malaman kung sino ang nasa labas na maaaring gustong pasukin ng bahay o gumawa ng masama. Nabitawan ko ang hawak kong walis at lalo akong nanlamig kasabay ng parang buga ng malamig na hangin nang malamang wala namang tao sa tapat ng bintana kahit nakita ko pa itong nandoon bago makalabas ng pinto. Chinek ko pa yung paligid ng bahay pero wala talagang ibang tao doon. Doon na ako nagsimulang matakot dahil hindi ko alam kung totoo ba yung nakita ko o pinaglalaroan lang ako ng isipan ko. Dali-dali na akong bumalik ng kwarto pero hindi na nakabalik sa pagtulog. Iniisip ko na baka bumalik na naman yung anino ng lalaki. Na-encounter ko ulit to nung sumunod na gabi. Sa pagkakataong yun ay nasa loob lang ako ng kwarto. Nakita ko ulit yung anino na nasa labas. Yung pinto kasi ay parang see-through na hindi. Basta ganun. Hindi ko alam ang gagawin nun kaya nagsimula na akong magdasal. Bawat bigkas ko ng salita ay siyang pagtindi ng kaba at takot ko dahil hindi ko alam kung andoon pa ba yung anino na parang nanonood lang sa akin. Pagkatapos nun, pagmulat ko ng mga mata ay nakahinga ako ng maluwag nang mapansin wala na ito sa tapat ng pinto. May isang beses pa na nakita ko ulit ito pero sa pagkakataong yun ay kakaiba na. Ramdam ko yung presensya niya at alam kong hindi na ako namamalik mata dahil paulit-ulit ko itong nakikita. Habang nagbabasa ako noon sa may sala namin ay nakaramdam ako ng kakaiba. Alam kong hindi magandang pairamdam yun dahil ganun din ang naramdaman ko sa tuwing makikita ko yung anino, yung para kang aatakihin sa puso dahil sa kabog ng dibdib mo. Tinatayuan ka pa ng balahibo. Napansin ko na naman yung anino ng isang lalaki sa may bintana. Muli ay nagdasal ako. Makalipas ng ilang saglit ay nawala na naman yung anino. Pagka-uwi ni na mama at papa ay kinuwento ko yun sa kanila. Para bang hindi na sila nabigla nun. Doon nila inamin at kinuwento sa akin na nakakakita rin pala sila ng mga espiritu dahil bukas raw ang third eye nila. Bukas rin daw ang third eye ko kaya nakikita ko rin yung anino tulad nila. Tinanong ako ni na mama nun kung nasaktan ba ako. Pero ang sabi ko naman ay hindi. Hindi raw yun masamang espiritu. Baka raw gabay ko yun at nagpakita at nagparamdam sa akin dahil nga mag-isa lang ako sa bahay. Mukhang binabantayan daw ako. Dinala ako ng parents ko sa isang psychic dahil may gagawin daw sa akin para hindi na ako maging sensitive pa sa mga nakikita at nararamdaman ko dahil sa third eye. Medyo kinikilabutan kasi ako. Sa ngayon, wala pa naman akong nai-encounter pa na pagpapakita. Pero pagpaparamdam, may times na meron. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. Hello Boss Bob, pati na sa mga listeners ninyo. Tawagin niyo na lang akong Alex, kasalukuyang nasa Manila. Ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari taong 1996. Nasa college pa lang ako noon sa kursong agriculture. Tuwing bakasyon ay umuwi ako sa Isabela at nakikituloy sa bahay ng Ate Lina ko. May asawa na siya noon, si Kuya Ricky na isang seaman. May isang anak sila na tawagin na lang natin Princess. 8 years old nung time na yon si Princess. Malambing na bata, mabait, pero may pagkapilya. Tuwing nakikituloy ako sa bahay nila Ate Lina, ay sa ibabang kwarto ako natutulog
katabi ng kusina. May malaking bintana sa kwarto ko, pero sa labas nun ay makipot lang na space at pagkatapos ay pader na. Madalas akong biruin ni Princess. Pupunta siya sa labas ng bintana at mamumulot ng maliliit na bato, tapos ibabato sa akin. Kapag natamaan ako, tatawa siya ng malakas, tapos tatakbo palayo. Minsan, pinapagalitan ko siya, pero kapag nasa mood naman ako ay hinahabol ko siya at pabirong ibinibitin patiwarik. Yung hawak ko ang dalawang paa niya habang yung ulo ay nasa ibaba. Tawa lang siya ng tawa noon habang nagsusori, kaya naman binibitawan ko na siya pagkatapos. Si Princess ang nagpapasaya sa tahanang yun ni na ate. Noong mag-birthday si Princess ay nag-request siya sa akin ng regalo. Ang gusto daw niya ay magkaroon ng B1 at B2. Sa mga hindi nakakaalam, ito yung mga nauusong stuffed toys ng batang 90s. Isang palabas yon sa TV na ang pamagat ay Bananas in Pajamas. Mahal yung laro ang yon noon, kaya hindi ko siya nabilhan. Wala pa naman kasi akong pera noong mga panahon na yon dahil nga nag-aaral pa. Kaya naman sobrang nagtampo sa akin si Princess. Hindi niya ako kinausap ng ilang araw hanggang sa bumalik na ako sa Nueva Ecija dahil pasukan na naman. May libreng allowance ako noon dahil scholar ako. Tinipid ko yon para mag-ipon ng pambili ng B1 at B2 ni Princess. Nag-sideline pa nga ako para may pandagdag sa ipon. Kaya nung magbakasyon ay nabili ko yung parehas na stuffed toys na yon. Excited pa akong umuwi sa Isabela dahil tiyak matutuwa si Princess sa pasalubong ko. Gabi na noon nung maarating ako sa bahay nila. Nagtaka pa ako dahil madilim. Mabuti na lang dahil yung gate nila ay rehas lang at hindi nakakandado, kaya binuksan ko ito. Kumatok ako noon pero walang sumasagot. Nakakapagtaka talaga kasi patay lahat ng ilaw pati nga sa itaas ng bahay. Chinek ko nga yung ilalim ng paso malapit sa pinto sa pagbabaka sakaling doon nila nilalagay yung susi. Swerte nga dahil andoon pa ito. Ang unang kinalungkat ko pagpasok ay makakain. Wala akong nakitang pwedeng iluto, kaya pumunta na lang ako sa tindahan para bumili ng instant noodles. Sa tindahan ko rin nalaman kung bakit wala si ate at Princess sa bahay. Na-ospital pala ang bata dahil kinumbulsyon daw. Akala ko noon ay simpleng nagnat lang ng bata iyon, kaya naisip ko na sa umaga na lang sila dalawin. Niluto ko na yung noodles at pagkatapos ay natulog na dahil napagod din sa biyahe. Nagising na lang ako nang makaramdam ng parang may nambato sa akin. Ramdam ko yung pagtama ng bato sa pisngi ko. Akala ko nga nun nananaginip lang ako. Tumingin ako sa orasan, alas 5 ng madaling araw, kaya may liwanag nang papasok sa loob ng kwarto. Tumingin naman ako sa bintana na nakalimutan kong isara nun. Nakita ko doon si Princess na nakaputing damit. Tumatawa siya habang kumakaway sa akin. Nagtaka pa ako noon dahil lang aga naman nilang discharge sa ospital. Tinanong ko si Princess kung bakit ang aga nila at kung nasaan ang mama niya. Hindi siya sumagot. Tumawa lang siya tapos kumakaway. Napansin ko rin na parang umaangat yung katawan niya kasi hanggang balikat lang niya ang ibaba ng bintana. Pero ang nakikita ko noon ay nasa kalahati ng katawan na niya yon. Nagkusot pa ako ng mga mata kasi pakiramdam ko para akong tinatakasan ng dugo at namamalik mata. Pagtingin ko ulit sa bintana ay wala na si Princess, kaya mabilis ako lumabas ng pinto. Kumakabog na yung dibdib ko noon dahil sa nervyos. Imposible kasing nananaginip lang ako. Hinanap ko si Princess. Lumabas ako at pumunta sa tapat ng bintana ko. Wala naman ang bata ron. Nilibot ko na ang bahay. Umakyat din ako sa second floor, pero wala talagang ibang tao. Nag-iisa pa rin ako sa bahay ni na ate. Lumabas ako noon para bumili ng pandesal. Nagkape at pandesal lang ako dahil bala kong pumunta ng ospital pagkatapos. Wala pa naman kasing cellphone noon, at kung meron man ay bihira lang ang meron. Hindi pa man ako nakakatapos sa pagkakape ay narinig kong bumukas na ang gate. Mabilis akong sumilip sa bintana
at nakita ko si ate na parang pinagsakloban ng langit at lupa sa itsura niya. Mabilis ko siyang sinalubong at agad kong kinumusta si Princess dahil iba talaga ang kabog ng dibdib ko noon. Humagulgol si ate at niyakap ako ng mahigpit, sabay-sabing wala na daw si Princess. Nanlamig ang pakiramdam ko noon. Hindi ako agad nakagalaw. Nagsimula lang akong umiyak nang maproseso na ng utak ko ang mga nangyari. Hindi ko muna kinuwento sa kanila yung mga nangyari dahil baka lalo silang magluksa. Infection daw ang kinamatay ni Princess na nanggaling daw sa tenga niya. Matagal na daw yun at parang hindi nasabi ni Princess, kaya nagkaroon daw ng nana sa loob hanggang sa mamaga ng tuluyan at kumalat ang infection hanggang sa utak niya. Sobrang sakit para sa amin ang pagkamatay ni Princess. Hindi man lang niya nakita ang regalo ko sa kanya. Isinama ko na lang sa hukay niya ang dalawang paborito niyang karakter. 40 days si Princess nang maikwento ko sa kanila ang ginawang pagpapakita ng bata sa akin nung araw na mamatay siya. Nung mismong 40 days na kasi na pag-usapan ng ginagawang pagpaparamdam ng pamangkin ko. Pati pala sa mga magulang niya at sa iba naming mga kamag-anak ay nagparamdam siya. Siguro dahil alam niyang sobra namin siyang mamimiss. Ang sabi nga ni Ate Lina sa akin, baka raw nagpaalam lang si Princess noon sa akin. Nung huli daw kasi kaming magkita, nung buhay pa siya, ay hindi niya ako kinakausap. Kaya nung namatay siya, ay sa akin siya unang nagparamdam para magpaalam. Sa ngayon, kahit napakatagal ng panahon ng lumipas, ay naaalala pa rin namin si Princess kahit hindi na siya nagpaparamdam. Salamat boss sa pagbabasa ng aking kwento.